Welcome sa Pinas Showbiz News ngayon. Para sa video natin ngayong araw, meron na naman po tayong fresh na fresh at bagong updates patungkol kay Mayne Mendoza at kay Alden Richards. Kung tunay mong mahal si na Mayne Mendoza at Alden Richards at ngayon ka lang nakadalaw o di naman kaya ay naligaw sa channel na ito, please po, i-click mo na yung subscribe and bell buttons para lagi kang updated sa mga kaganapan kina Mayne at kay Alden. Ang pag-uusapan po natin ngayong araw ay ang ginagawa pong panakipbutas no, sa pamamagitan po ni Alden Richards. Siya po yung literal na ginagawang panakipbutas. Ang tanong tuloy ng mga netizens, ano yun? Si Alden pwedeng pag-isipan ng kung ano-ano, pero si Bea Alonzo bawal? Yan ang ating kaklaruhin ngayong hapon. Habang si Mayne Mendoza naman po no, kanina po sa live ng Itbulaga, ang dami pong nag-alala sa kanya kung saan sila po yung mga taong nanonood lamang po sa part kung saan si Mayne Mendoza po ay inilalabas ng Itbulaga. Yun lang po yung pinanonood nila at talagang inoobserbahan lang talaga nila si Menggay. Kung saan, marami pong nakapansin na tila baga nagpipigil si Menggay ng kanyang sipon. At syempre, bilang mga tagahanga po ni Menggay, no, ang dami pong umaasa sa susunod na segment na gagawin po nila sa Itbulaga. Yung Be The Next, no? Mamaya idedetalye natin ang mga bagay na yan. Sabi naman po sa inyo, hindi natin hahayaan. Nalilipas ang mga araw na ito, no? Na hindi man lamang tayo makakapag-usap ng tungkol sa mga bagay na legit, no? Na pumapatungkol po sa kanilang dalawa. Sagot po natin yan sa ating araw-araw. At bago nga tayo magpatuloy pa, hayaan niyo pong magpasalamat ako sa mga subscribers and viewers natin na patuloy pong pag-support at pagmamahal kina Mayne at kay Alden ng wala pong ibang hinihintay na kapalit. Lagi ninyong tatandaan, nakaisa niyo po ang buong Pinas Showbiz News ngayon sa pag-support at pagmamahal kina Mayne at kay Alden nang wala rin pong ibang hinihintay tulad po ninyo. Diba? At maraming salamat po talaga sa lahat ng fans na walang ginawa kundi ibigay ang kanilang genuine love for Mayne and Alden. At kung nood ka nga ng nood ng mga video updates natin pero hindi ka naman nakasubscribe, no, kung ano pang hinihintay mo, i-click mo na yung subscribe and bell buttons para lagi kang nakakapanood ng mga bagong-bago at nagbabagang happenings kina Mayne at kay Alden. At bilang pasasalamat nga po, naririto ang mga komentong napili ng aming team patungkol sa mga updates natin kani-kanina lang. Unahin po natin ang naging komento nitong si Miss Marjess Locquiao. Sabi niya rito, hindi na ako umaasa na pagsasamahin nila si Alden at Mayne sa Lazada. Sabagay, sa Shopee talaga kami nag-o-order ng mga kailangan namin. Sigurado, Mr. Pinas, si Mayne ang sinasabi niyang greatest love niya. Kitang-kita naman sa TV niya, on screen, sa TV niya, sa car, ano? Si Mayne talaga yon, walang iba. Sana nga tuloy-tuloy nang mawala ang mga sarsuela gamit si Mayne para ilabas na nila ang katotohanan na real-life husband and wife ang major noong 2016 pa. At wish ko lang, public wedding at isang teleserye or movie kila Alden at Mayne. Thanks sa update, Mr. Pinas, and God bless. Puntahan po natin yung sinasabi ninyo na hindi na po kayo aasa na pagsasabayin ng Lazada si Mayne at si Alden. Ngayon po ay June 3 na, okay? At ang event po nila ay June 6. Ngayon, ang kinukumpirma lang po ng Lazada, si Mayne Mendoza ay makikita sa Itbulaga ng June 4 and June 6. Diba? Pero yung main event nila na June 5, kasama si Alden Richards, wala pong confirmation na si Mayne Mendoza at Alden Richards ay magsasama doon po sa gagawin nilang event na yon. Kaya ako po, ngayon pa lang, ay hindi na muna, no? Hindi na po muna ako maglalazada. Talagang dito muna ako sa Shopee, diba? Dahil yun naman talaga ang gusto natin eh. Kung walang Mayne Mendoza at Alden Richards sa Shopee together, sa Lazada together, eh pasensya na po, hindi po talaga muna kami maglalazada. Ganyan po kami sumuporta kina Mayne at kay Alden eh. Thank you so much po sa inyong komento, Miss Marjess Locquiao, at lagi po kayong mag-iingat. At ang ikalawa naman nating komento ay mula naman po kay Miss Doris Latupan. Sabi niya rito, definitely lantara na ang pagpaparamdam ni Alden sa kanyang greatest love. None other than his wife, Menggay, and yes, Mr. Pinas, I tried to zoom in Alden's picture sa loob ng BMW car niya. Confirmed niya. Confirm nga, no, may naka-yellow ng damit. Sino pa ba ang mahilig magsuot ng yellow at sakto pang naka-yellow si Mayne sa Itbulaga kahapon? Favorite color pala nila ito. Halatang may sundo ang naganap and it's their week. Sorry pa. Alam na this, nag-celebrate sila. Wow. Matured. Di naman kami na-inform. Anyway, happy na naman ang buong True Blooded All of Nation for this wonderful update. Hashtag kilig pa more.
Thanks, Mr. Pinas. God bless you. Ingat ka palagi. Happy Friday, everyone. Ito po yung mga simpleng bagay na sobrang masaya na rin po ang mga Aldab fans. Yun bang palaging magbibigay ng cryptic message si Main or si Alden na talagang pumapatungkol po sa kanilang dalawa? Dahil mga Aldab fans po ang nakakaintindi nito at hindi yung mga fans kuno lang. Ano? Yung mga fans na ngayon lang nagsimulang sundan ang mga yapak ni Main at saka ni Alden. Diba? Talagang si Main, Alden at ang kanilang greatest fandom ang nagkakaintindihan pagdating sa mga ganyang bagay. Maraming salamat po sa inyong komento, Ms. Doris Latupan, and God bless you po. At ang ikatlo naman nating komento ay mula naman po kay Ms. Karen Grace De Leon. Sabi niya po rito, kung si YP, very proud na pinakita ang maugat na kamay ni Hubby sa kanyang post last week, no? Ito namang si Hubby, very proud na pinasilip sa atin ang kanyang greatest love. Obvious naman kung sino, di ba? Dahil kahit hanggang sa kanyang pagbiyahe, nakasubaybay pa rin siya kay YP. At tama kami, Sir Pinas, dahil kung sa iba, cryptic message lang yan, di ba, ni Alden, ay nako, para sa ating mga true-blooded Aldab Nation na higit na nakakakilala sa kanilang dalawa, gets na namin kung ano yung nais nilang ipahiwatig. Hindi lang dahil sa maugat na kamay ni Alden at hindi din sa kulay ng suot na damit ni Main, kundi sa watch na kulay black na pareho nilang suot dyan sa picture na pinakita mo sa amin, Mr. Pinas, dahil yun kaagad ang agaw pansin sa akin. Kaya for me, it's not cryptic message kung isang tunay, kundi isang tunay na the one talaga nila ang isa't isa. Maraming salamat po sa inyong komento, Ms. Karen Grace De Leon. Well, ganyan po talaga, no? Yan yung mga bagay na hindi nila maiaalis kay Main at kay Alden. Yun bang nakagawian na ni Main at saka ni Alden? Nung nakaraan nga lang po, di ba, na may photoshoot sa bench si Main, tapos nag-gym si Alden, at winning na naman po ang kanilang mga kulay ng suot, di ba, hanggang pag-gym. Well, yun po kasi yung nakasanayan na ni Main at saka ni Alden, na tuwing kapag meron pong gamit ang isa sa kanila, hindi po pwedeng yung isa wala. Lagi pong may ka-partner at ka-partner yan. Diba? Nasanay na tayo sa mga ganung diskarte ni Main at saka ni Alden. At speaking of Main Mendoza, puntahan na po natin yung kanyang yung mga kaganapan po sa kanya ngayong araw. Kung saan, marami nga po ang pinag-alala ng isang Main Mendoza. Bakit po kanyo nag-aalala ang mga tao sa kanila, Mr. Pinas? Bakit po kay Main Mendoza? Dahil po, makikita po ninyo, no, doon po sa kanyang mga segment, so tulad nga po ng sinasabi ko sa inyo, pakunti na ng pakunti ang mga inaibibigay kay Main Mendoza. Hindi na katulad ng dati na talagang nahasa ang kanyang pag-host dahil ang dami niyang nasasalusait bulaga eh. Diba? Pero ngayon, wala na po. Kaya nga, yung mga fans ni Main Mendoza, no, talagang, syempre, including na rin po tayo, no? Maraming umaasa na sana itong bida next na tinatawag nila, yung susunod na segment ng Itbulaga, sana talaga si Main Mendoza ang babangka sa pag-host nito. Diba? At bukod pa nga riyan, ang dami pong nakapansin ng mga taong nag-aabang po kay Main Mendoza na sa kanilang obserbasyon, tila baga si Main po ay mayroong sipon. Sinisipon ang baby girl natin, talagang pinipigilan lang niya. Sana naman kasi pagpahingahin muna. Diba? At yung picture naman pong nakikita ninyo, tama po yan, napapanood din nyo, no? Mamaya po yan, alas 6 ng gabi, no? Yan po yung VIP night ng Century Tuna Body. Diba? Yan po yung event ni Alden Richards at Bea Alonso. Total, nakita nyo na rin naman po yung picture na yan. Pag-usapan po natin ang ginagawa nilang panakip butas. No? Walang iba kundi si Alden Richards. Sabi ko nga sa inyo, may mga taga-loob na taga-GMA ang nagpapakalat ng kwento, no, si Alden Richards. Right after na mag-New York ay nag-COVID positive, kaya naman nahinto ang kanilang taping sa startup, no? Dahil po si Bea Alonso di umano ay nahawa kay Alden Richards, which is very very wrong at very very marites. Fake news po 'yon. Uulitin ko lang, si Alden Richards po ay matapos po ng kanyang New York ay dumiretso po sa isang photoshoot ng endorsement niya. Pagkatapos naman po na nagkaroon pa sila ng family gathering kung saan si Angel nga po ay naka-honor, no? Naka-honor sa kanyang pag-aaral. Pagkatapos naman po noon na nag-taping po sila ng startup. Okay? Pero bago niya gawin lahat ng bagay na yon, siya po ay nagpaswab muna at nakuha niya ang resulta nito. Okay?
So ngayon, ang tanong ng mga netizens, Mr. Pinas, ano yun? Pag si Alden Richards, pwedeng pag-isipan ng mga ganyang bagay para lang mapagtakpan ang issue na binabato nila ngayon kay Bea Alonzo, which is, ito po ay marites lamang, no? Hindi pa kumpirmado. Sinasabi nilang nagdadalang tao raw ito. Kaya naman, para hindi makasira para kay Bea Alonzo, eh, si Alden Richards na lang ang sisiraan nila. No? If that would be the case, please po, no? Para ngawa nyo na, GMA, talent nyo si Alden Richards. Alam namin kung gaano kalaki yung si Bea Alonzo na nakuha ninyo sa kabilang istasyon. Ano? Sabi nga ng iba, laos na eh. Kinuha pa ninyo. Pero sana, huwag nyong kalimutan ang contributions na ginawa ni Alden Richards sa GMA. Muli ito po ang Pinas Showbiz News ngayon. Magpagaling kaming guy, okay?